Okay, we're live. Welcome. Good evening, everyone. This is DJ Dimaliwat, and welcome to my channel. This evening, we are live to talk about how to start a bills payment business. And today, I'm with Dar and Jazz Ventura. Hello, Dar and Jazz. Hello. Kamusta kayo dyan? Good evening. Kamusta kayo ngayon? Saan lugar? Saan lugar ngayon? Laguna. All the Pasita, way. Pasita, Laguna. Oo, Laguna. Ang galing, ang galing. Thank you sa time nyo ngayong gabi. Diba? Marami pong interesado dito sa channel ko. This is a business channel anyway. No? So we talk about different businesses, different business opportunities. The past time, I had a guest, no, si George. We talk about setting up your own business, diba? Yung sarili mong business name and then mga different things na gagawin mo, like even DIR and then SASEC, ganun, DTI. So ngayon, thank you for being with us and saying yes to this. Kasi marami nag-iisip kaano yung magandang negosyo na simulan, lalo na yung mga OFWs or even people na probably pagod nang maging empleyado. Yung iba naman, yes, successful in their field. Diba? Tapos gustong magdagdag ng sarili nilang negosyo. So maybe they are thinking, baka maganda yung bills payment business, ah. Diba? Siguro, but before that, before we talk about the business, probably pagpakilala naman kayo, konting background about yourself. Sige. Hi, I'm Darwin Ventura. Former marketing manager din ako ng company. Sa corporate world din ako nagtatrabaho. Galing ako ng Coco Life, tapos sa Gambi Life, and then ngayon, proud business owner na kami ng VIP Bills Paid. Wow, wow. How about si Miss Jazz? So, I'm Jazz Ventura. So, same din ni Dar. So, galing din ako sa corporate world. So, manager din ako before na mag-decide ako mag-put up ng business. So, nasa corporate world kami before. Kaya, proud na proud kami. Proud owner na kami. Businesswoman and man na kami ngayon. Entrepreneur, kung tawagin na. Oo nga, grabe. So, I'm sure marami makaka-relate sa inyo, no, na kumbaga dati rin nasa corporate world, pero iba pa rin yung siguro yung fulfillment na may sarili kang negosyo. And I think maraming tao nanonood ngayon, either live or in recorded fashion, na gusto ko rin magkaroon ng negosyo, ano yung negosyo yung pwede. So ngayon, pag-uusapan natin yung negosyo nyo, Bills Payment Center. Simpleng negosyo kung iisipin, pero maybe hindi natin alam paano ba mag-start. And ako, hindi ko alam. Kaya ako kayo in-invite today and thank you for saying yes to this. Kasi I'm sure, katulad ko, marami rin nag-iisip, paano bang mag-set up ng bills payment business? Before that, kamusayin natin yung mga nanonood. No? Kung sa mga nanonood natin dyan, please type in the comment section kung nasaan kayo. Diba? And kung may questions kayo, type lang kayo dyan. So sige, how did you come about this business? Paano nyo naisip na bills payment? Sige nga. So, kasi diba, sabi ko nga, nasa corporate world ako. Way back 2019, nung nag-isip ako, before, kasi kailangan may plan ka eh. Before mo, ano eh, diba? So, iniisip ko, paano ba, gusto kong mag-resign, gusto ko na mag-put up ng business. So, 6 months in the making yan. Ano-ano ba, naisip ko, iba-ibang klase. Iba-ibang klaseng business yung ano, naisip ko. Hanggang sa kaka-search, the power of internet. Sa Facebook, sa Facebook, ano nga ba talaga ang maganda? Kasi ngayon, social media, di ba? Napaka-powerful yan. So, konting pindot mo lang, search, makakakita ka. Yeah. Hanggang sa nag-come up dito, ano nga ba talaga? Nakakita ngayon ako, bills payment business. Okay. Yan, sa internet, sa Facebook, actually. So, sabi ko, inisip ko, magandang business nga to kasi services nga ang ino-offer nila. Diba? Tama. So, inisip ko, wala akong pwedeng maging inventory dito. Walang ikakalugi kasi okay. Gawang pupuntahan ng tao. So, naisip ko yon. So, 6 months tama in the making yon. Diba? Six months ka bago nag-decide? Oo, kasi iniisip ko, may pros and cons eh. Visibility Being an engineer also, an IE, naisip ko yon, mag-visibility study. Ano ba yung market? Sa marketing, di ba? So, ano ba yun? So, hanggang sa nag-cap up na, eto na, nag-decide na kami ni Dar na, sige, isugal natin tong, ano na to, business na to. Hanggang sa, pinunta natin sa office. Pinunta namin sa office, ginrant namin yung invitation
na pumunta okay. kami sa office nila. Yun na, may okay. presentation, yun. Then, the rest is history na eh. So, 1 year na kami dito sa business na to at happy kami sa naging result naman ng aming naging decision. Oh, and actually, thank you for saying yes. Kaya ako kayo inimbitahan, di ba? Kasi you're one of the top branches ng bills payment business ninyo, di ba? So sige, pag-usapan muna natin about overall ng business, di ba? Ano ba yung advantages of putting up a bills payment center over other businesses? Kasi kung makikita mo, halimbawa, nakatira ka sa isang subdivision, meron ng pag makita mo, ang dami ng laundry business, water station business. Pag titignan mo sa komunidad mo, walang bills payment. Makikita mo yung bills payment nasa malalaking ano siya eh. Malalaking establishment like grocery, mga mall, nandun siya. So, napakaganda pagka magtatayo ka ng bills payment na yon, ng negosyo na bills payment kasi unang-una, may captured market ka na kagad eh. Di ba bawat household, minimum 3 bills payment na meron sila eh. Meron po, tubig. Okay. Tapos ngayon, internet. Kasi bawat household may internet eh. Minimum yan, 3. Meron mga household, 5, 6. So, nakita namin ang advantage talaga ng negosyong to. Ito yung wala sa komunidad mo eh. So, ang gusto namin, parang mapalapit yung mga tao, hindi na sila lalayo, hindi na pupunta pa sa iba, sa inyo na magta-transact. Diba? Okay. And ang maganda sa negosyo na to, parang ano eh, wala, tulad ng sinabi ni Yasmin, ni Jazz, walang inventaryo, walang masisirang produkto, kasi services eh. Ikaw ang lalapitan ng tao. Walang hard sell. Wala. Tama. Maganda yun ah. Hindi ka na maglalako. Sa mga nagdinegosyo, yun ang mahirap eh. Yung hard selling. Diba? Ito walang hard sell. Kami nasubukan din namin na yung nagsubok din kami ng business na bigas. Diba yun? Kailangan mong pang-i-market. Ito hindi. Yeah. Itayo mo yung negosyo na to. Ikaw na yung lalapitan eh. Pagka nagdanyo, uy, meron na pala dito. Dito na ako magbabaya, di ba? So, yun ang kulang sa isang barangay, community. Okay. Yeah, yung bills payment, which is napaka-essential nowadays. Lalo na ngayong lockdown, di ba? May pandemic tayo. So, yan ang napakaganda. Bakit ano advantage talaga ng putting up ng bills payment? Sa barangay. So, captured market, no? Tama, no? Captured market. Lahat ng kapitbahay mo, pwede. Meron lahat ng dadaan doon. So, pwede to sa ano? Pwede pala to sa bahay ko lang? Ganon? Pwede ba sa bahay lang to? Ganon? Yes, kasi di ba, usually, ang naaalala ko, yung bills payment, nasa may labasan, ng subdivision, di ba, ganon eh. So, medyo malayo, lalabas ka pa. Yun. So, you're saying, kasi sabi mo po, yung komunidad mo, market mo, paano kung wala akong commercial shop? Di ba, kasi mahirap din mag-rent ngayon, usually, puno. Lalo na before pandemic. Paano kung wala akong sariling shop? Do I need to rent my own shop? Or ano ba? Paano ba yan? Sige. So, may mga space requirement ba? So, magandang question mo, DJ, para sa mga naguguluhan, no? Kaya bakit, baka akala nila kailangan nila ng malaking space. So, dito sa bills payment na business, di mo kailangan ng malaking space. Meron ka lang maliit na ang even kiosk nga, halimbawa, kasing laki lang ng kiosk, pwede. Ang maganda dito, pwede to sa bahay. Okay. Pwede sa bahay. Okay. Oo. So, home base. Home base. So, ibig sabihin, kahit sa bahay or home base ka lang, kikita ka. Hindi mo kailangan ng ng malaking space. Pangalawa, kung may existing business ka, pwede dito i-add-on. Add-on kung tawagin siya. Kung meron kang laundry business na, ilagay mo si bills payment, pwedeng-pwede. Pwede yun. Laundry at bills payment, pwede pala yun. Yes. Para halimbawa, mahina si laundry, may sasalo, di ba? At least na ma-maximize mo yung rental mo. Yung rental maganda mo, di ba? At the same time, kung medyo gusto mo naman mas malawak, doon na tayo tinatawag sa commercial area. Pupunta ka na doon, magre-rent ka ng space, o kaya magpapagawa ka na ng area for your bills payment business. So, meron kang tatlong option. Option talaga, home base, add-on kung may existing business ka na, at standalone. Okay. Parang ang ganda ng add-on, no?
Kumbaga may isa, yes. Kasi like kami before, nagkaroon na ako ng laundry, no? Tama ka, may times na, so, hindi naman mahina kasi malakas din ang laundry, pero minsan, maliit lang yung tubo sa laki ng gastos, renta sa space. I can just imagine kung yung renta ko libre na, kumbaga, nagre-renta na dun eh. So, isa lang yung nagbabayad, di ba? Tapos, mag-add on lang ako ng additional business. Additional kita, grabe yun. Di ba? So, pwede siya. Pero kung wala akong sariling business, pwedeng, baga low-key lang, sa bahay lang, gano'n. Lagay akong tarpaulin, gano'n ba yun? Pwede yun. At ang maganda pa nito, DJ, is pwede rin siya transferable. If in case, gusto mo siyang lumipat kayo ng bahay, okay. Lumipat ka sa mas magandang lokasyon. Pwede siya. Walang additional yun. Para informal lang yung office or yung na lilipat ka ng lugar. Yeah, ganun sa bagay. Ganun naman mga business. Tama. Tama. Sige, so maganda. Gumaganda yung usapan natin, no? Siguro, dun sa mga, dumadami na rin yung viewers natin. I just wanna say hi to our viewers ngayon. Kamusta kayo? Type kayo dun sa chat box, taga saan kayo? Are you abroad? Are you, wherever you are here in the Philippines, I wanna know. Please type in the chat box so that I can say hi to you guys. And also, if you have questions, no, wag po kayo mahiya, type in the comment section para i-highlight natin, especially I can choose some of the questions matanong din natin kay Jazz and Dar. Okay, sige. Perfect. Ano ba? Ilang tao yung kailangan ko dito? No? Ilang tao yung mag-ooperate? Kasi I can just imagine, for example, sige, meron akong sari-sari store. Pwede ba yun sa sari-sari store ko? Tapos may bills payment ako doon. Kaya, pwede ba yun? Yes, pwede. Katulad yan, parang add-on. Oo, parang add-on yan. Kahit isang tao, kahit mag-ooperate ng business. Hmm. Okay. Kahit isang tao. So, parang siyang... Ang maganda sa business nito is low operating expense. Hindi mo kailangan ng maraming tao. Katulad sa grocery, maraming cashier, maraming boy na magkakamala, may bagger ka. So dito, maximum tatlo, lalo na pag malakas na malakas yung business mo. Pero pag nagsisimula ka pa lang, pwedeng isa lang. You can start with one, ba? Pwede. Yes, oo. Minimum, syempre, ng one, kayang-kayang kumita ng outlet mo, ng bills payment business mo. Maximum of three. Naalala ko nung bata ako, no? So nung nagsisimula ako magnegosyo, loading eh. No? Nag-loading, di ba? Yun. So sa loading, may tindahan lang din sa bahay, sila nanay, di ba? So doon lang din, parang naka-add-on lang din yung loading ko, kumikita na ako doon. So technically, parang ganun lang din to, di ba? Yes. Oo, basically ganon. Kumbaga, ilagay mo yung business mo sa existing business mo, yung bills payment na business sa existing business mo, pwede yon. Doable yan. Galing. Doable. Galing. Sige. So, I just wanna say hi, yan, kay Jex Pua. Good evening po, watching from Tagkawayan, Quezon. Hello, Jex. Ayan, ito naman si Merlin Garcia, watching from Hong Kong. Wow, hello, Merlin. Hello, kamusta? Ayan. Oo, kasi, di ba, maraming OFWs na nag-iisip anong negosyo pwede kong gawin para pag umigo ng Pilipinas na mag-offer good na ako or pwede kong ibigay na negosyo sa pamilya ko. Di ba? Yes. So, this is one thing. Thank you very much for watching, guys. Sige. So, kung nasaan po kayo man ngayon, please, we wanna say hi and type lang kayo dyan sa chat box. Diba? So thank you for connecting and watching sa atin ngayon. Sige po. So ano pa bang mga tanong ko? Sige, no, so you've been mentioning kanina VIP Bills Payment Center. So hindi ito yung kilala natin na bayad center. Pwede ko bang i-mention 'yon? So, hindi sila 'yon. Ganon. So sino si Bills sino si VIP Bills Payment Center? At ano yung kaibahan niya sa ibang payment centers? Yun yung tanong ko. Ang VIP bills payment kasi, ang difference, ito one-stop shop siya. Meron siyang bills payment, meron siyang remittance, at saka simple banking services. May remittance? OFW, gano'n? Yes. Oh, ganun. Local and international. Pag local and international. Pag bills payment, more than 1,800 billers nang meron tayo. So lahat ng meron si Bayad Center, meron din tayo. Lahat ng meron si SM bills payment, meron din tayo mga billers. Sa ating mga remittances, meron tayong smart padala, meron tayong
Gcash. Ako yung next question ko, binabanggit mo na. Sige, game. Oo. So, yun yung mga kasama talaga natin na ano, ang kagandahan dito, one-stop shop nga eh, katulad ng sinabi ni Dar. Wala ka nang hahanapin pa, nandito na lahat. Kumbaga sa grocery, sari-sari store, nandito na, all in, one-stop shop. Okay. Wala ka nang hahanapin pa. May banking na, ha? Which is yun ang importante ngayon sa mga malalayo. May banking. May banking, full banking. Which you can do account opening. Okay. Meron kang withdrawal at saka deposit. Partner namin dito si Banco, BPI Banco, Union Bank. BPI Banco, okay, okay. Talaga? So, pwede ako mag-open ng Union Bank dyan sa inyo, ganun? Pwede. Yung, di ba, parang Union ba yun? Yung ATM nila? Union Bank, UB. UB, okay. Sige, you were saying po. Tsaka ang difference pa sa ibang ano, dito kasi yung dalawang malaking system, ang ginagamit pala ni SM na bayad center is EasyPay. Sa VIP bills payment, meron din tayo nun. Okay, so, okay. Dalawang malaking system ang meron tayo. Okay. Bayad center at saka si EasyPay pinagsama. VIP lang ang meron nun. So, ibig sabihin, so pwede... magkaiba pa pala yun. I didn't know na, ganun na. So, may bayad center... May yung SM, nakikita ko yun minsan eh. May mga nakapila. Easy pay yun. Okay, kayo pinagsama nyo. Pinagsama nyo. Nasa so walang hindi magkalaban, gano'n. Para ano ah. Kumbaga, ang sinasabi nga namin is walang tapo na customer dito. Kumbaga, magkaroon man ng system maintenance yung isa, meron ka pang isa. So hindi mo matatanggihan yung isang customer mo na sasabi mo, ay offline ako. Kasi meron pa na isa pang system ng bills payment. Oh, may ganun pala. Hindi ko talaga alam yun. Hindi ko alam yun. So, I'm learning. May bayad center, may easy pay. Ang malaking difference, gusto kong i-point out dito, yung VIP bills payment is a web-based system siya. Okay. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-take out eh. Halimbawa, ang bayad center kasi kapag masira yung computer niya, kailangan ng service eh, di ba? Kailangan may service man, i-repair pa. Si VIP bills payment, kapag halimbawa masira yung computer, pwede kang mag-transact sa cellphone. Kahit sa cellphone lang, pwede kang mag-transact. So, hindi siya hardware. Parang web-based siya. Okay. Biro mo, kahit halimbawa, employee ka, tapos meron kang outlet, mamomonitor mo yung galaw ng outlet mo through sa phone mo. Kahit nasa office ka. And pwede ka rin mag-transact sa office ka, pwede ka mag-transact ng mga bills ng mga office suite mo. Kahit nasa abroad ka, pwede. Then, DJ, balikan ko lang din yung ano yung mga partners and dealers, no? Sige. So, marami. Gamitin nyo man. Oo, malalaking kumpanya ang kasama dito or partners natin. Siyempre, nandiyan yung pinakamalaki nating partner, ang Meralco. Oo, diba? Yan important. Meralco. Hindi pa yung wala ng oriente. Correct. So, but hindi lang Meralco ang meron tayo, even yung ibang malalayong probinsya. Batelec, sa Batangas. Meron yun. Okay. Yes. Kahit hindi sila Meralco, meron tayo sa mga probinsya na makikater yung mga essential needs nila. Katulad nga ng electricity. Then pagdating naman sa water, meron tayo yung mga malalaki dyan. Maynilad, meron tayong mga water. Oo. Yung mga in terms naman sa mga internet natin, meron tayo dyan PLDT, Converge, Sky Cable, tapos ano pa ba yung mga signal. So, name it, meron dito sa... So, halos system. Lahat talaga. Parang dapat ang tanong, hindi kasha yung oras to mention everything. Yes. Parang ganun, no? 1,000 plus, eh. Parang dapat ang tanong, anong hindi kasali, no? Parang ganun na lang, eh. Even government, tao dito, mga bills, we can cater. SSS. NSO. Pag-ibig. Both housing and saka membership. Meron dang NBI, yung mga nahuhuli, MMDA. Pwede rin yun. Pwede. At ang sikat na sikat natin ngayon, magmula nang in-implement ang RFID and EasyTrip. Nakapag-loading ka rin. Nakapag-loading ka rin. Doon na lang din. Hindi na ako pipila ng mahaba. Pwede. Oo. Or sa gas station, doon ako nagpapagas minsan eh. Yes. No? Kaya na tinawag kaming one-stop shop. Kasi halos lahat.
Ang galing, ang galing. Sige, so, sige, teka lang, no, may mga, kakamustahin lang tayo. Ayan, sabi sige. Ni Go, VIP Center. Ba, ito, mukhang kasamahan nyo na to, watching from the Baliches. No, ano daw, hi, Coach Jazz and Coach Dar, Hazel Chico hi. Here. Hi, hello. Ayan. Ayan, sabi ni Jex Pua, ito, ano po ang requirement para sa ganyang business? Ay, gano'n sumagot yan. Sabi ni Jex. So, syempre, kailangan ng first requirement, dapat meron kang capital. Yeah. Para makapagtayuan ng business. So, magkano yung capital dito? No? Magkano yung franchise fee? Kasi di ba parang franchise to eh. So, magkano yung franchise fee? Tsaka ano yung mga kasama dyan sa franchise? Okay, let's talk about today, that. To date is we're running at 498,000 franchise 498, namin. 498, okay. Which later. Is... Alam namin sa mga lahat is napakalaking halaga to. Hindi to maliit ah. Oo, malaki to. Malaking halaga to kung tutuusin. Pero kung iisipin mo, katulad ng sinabi namin kanina, it's a one-stop shop, meron ka ng bills payment. Pag magtatayo ka ng bills payment, you will invest 1.2 million and renewable siya every five years. So yun siya, isa. Banking. Once na nag-banking ka, nag-invest ka sa banko, banking franchise, mga ATM machine na lang. Mga ATM machine, around 2.3 million. And also, okay. Yung mga remittances natin. Like yung Western Union. Like Western Union. Standalone. Meron kang investment dyan around 600 to 1.5 million. Overall, okay. yung tatlong sinabi ko, pag magpa-franchise ka, around 5 million yon. Okay. May nakikita akong mga, like, one time may mga kliyente ako sa life insurance, diba? Minsan sa akin pinapadaan yung payment. Let's say sa Western Union. Western Union lang talaga sila. Diba? Uh-huh. So tama, minsan pag mag-Western Union ka, may separate yon. So ikaw, meron kang Western Union dyan? Sa yes, VIP? Meron. Parang ganun. Pwede, ha? Panalo, ha? Panalo. So, sige. Yung binanggit ko kanina na tatlong products and services, around 5 million you will invest. Pero dito sa VIP, 498, sama-sama na yon. May bills payment ka na, meron kang banking services, meron kang remittances, both local and international. All in one, okay. That's only 498 pesos. At idadagdag ko, ang 498, lifetime contract na yon. Ibig sabihin, ang contract mo sa amin, pang matagalan, hindi natin pinag-uusapan isang taon, dalawang taon, pang habang buhay na negosyo talaga to. Partnership. Mm-hmm. Galing, ha? Galing, magaling. Ang galing. So, ano pa bang mga tanong ko? So, 498,000, ano mga kasama nga doon sa 498? Is that only the franchise fee or may kasama na doon? May sinend ka sa akin na dito na picture, let me just share that para maipakita natin, no? Sige lang, ha? Sige, para makita mga viewers for everyone, no? Ito. Meron lang akong sa screen ko, eh. Pasensya na po, ano? Ayan. Ito ba yun? Ayan. Yes. So, sa 498 pesos na franchise package na yan, is kasama na yan atin ng mga marketing materials, tarpaulin. So, dito, sinasabi sa mga tarpaulins na to, ano yung products and services na ino-offer na included dun sa pin-franchise mo. Okay? So, meron tayong pito na tarpaulin, which is syempre yung ating Go VIP Center na malaking tarpaulin. It's around 2 feet by 6 feet. And the rest, mga products and services na makikita ng mga customers na magbabayad dun sa outlet natin. Okay. So if you will go through pa doon sa sinend ko na inclusion. Ito so, isa wait lang. Yung kasama. Oo. Oh, kasi tarpaulin 'yan eh. Ito yung isa yata. Oo. Yes. This one. Ang maganda dito, you can start right away na once na nakapag-franchise ka at naka-activate yung account mo. So dito kasama pa meron pang dalawang tarp na magsasabi yung left and right arrow na 'yan kung nasaan yung outlet mo. Okay, at ang maganda din, kung nasa mall ka, no? Kung nasa mall ka or kung saan man, para makita ka. This way. May uniform. Merong dalawang desktop. May dalawang uniform ng staff. Meron tayong tinatawag na ATM mini pad. Doon yung nangyayari yung
withdrawals at saka deposit na transactions. Okay. So, okay, meron din tayong desktop na gagamitin natin. Pwede na nating gamitin pag nagtatransact tayo ng mga bills. Meron din tayong kasama na 2-in-1 laser jet ink printer. Oo. Okay. And ang maganda dito is kasama na yung BSP license at yung AMLA seminar with certificate na. So hindi na nila ipo-. Oo. Kasi may meron tayong remittances, di ba? So dito, ano tayo, accredited tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na legit yung BIP to hold na gantong franchise sa mga nag-ano na gustong mag-put up ng business na ganito. So, okay, hindi basta-basta nag-a-approve ang Bangko Sentral sa mga company unless nakita nila at pumasa si BIP sa lahat ng requirements na nire-require, standard requirements na nire-require ni BSP para magtayo ka ng isang negosyo. Okay. Tapos okay, kami na rin ang maglalakad ng DTI mo, DTI permit mo. Ano so, sabihin, sa franchise mo, uupuan mo na lang. Pwede mo nang simula ng negosyo. Pag nag-franchise, pwede DTI is a name. DTI yung name, DTI. No? DTI. Yung name. How about yung, kasi kailangan ba ito ng, ano, ng local government permit sa... Yes. Di ba kailangan, yes, no, sa gobyerno? So, ibig sabihin, yun na lang ang lalakarin ng owner. Okay. So, kailangan nyo. Kasi so, may nagtatanong later, i-highlight natin. Oo. Ang kailangan ng owner na lakari niya is mayor's permit. If nire-require ng barangay, they will, ano, barangay permit, mayor's permit. Saka kasi BIR. Kailangan ni BIR na meron kang mayor's permit para makapag-apply ka ng BIR. Yun lang, yung tatlo lang yun. Okay. Kasi business mo to eh, kailangan mo mag-secure ng BIR. Tama. So legit nasa, talaga, legit talaga. Yes, oo. The rest, yeah, ano na, VIP na, may DTI ka may BSP. May printer, tsaka ito, monitor, computer, kasama to? Yes, so kasama siya. Kasama siya sa package. Oo. Even yung barcode scanner, kasi meron tayong baril na yan, binabaril na lang. At masasabi mo rin, legit na legit yung binayaran mo, kasi meron tayong receipt printer. Ayun, yun nga. Galing. So, lahat yan is inclusive dun sa pin-franchise niyang 498 na sa tingin namin is maliit kung tatlong big product and services ang magkakaroon sila. Yeah. Galing. So, yung computer, isa lang yun. Isang computer lang, tsaka printer. Isa lang. One official kayo. Sabagay, isa lang naman kailangan mo. Oo, ang maganda lang dito, DJ, is parang halos kalahati na lang yung ano, yung binalik na agad sa kanila yung franchise, yung kalahati. Bakit? Tama. May kasama pa kasi itong 40,000 initial revolving fund. Ah, meron na rin. Okay, meron na rin revolving fund. At the same time, kung titingnan mo magkano ang isang set ng computer, mga 20,000. So, yeah, magkano yung POS, yung ATM minipad, around 10 to 20 rin, di ba? Yung meron ka pang barcode printer, scanner, tapos printer pa na isa. So, all in all, parang yung half nung pin-franchise mo, ibinalik. Ibinalik tama, na rin. Tama. Plus yung 40,000. Tama. Nice. So talagang hilang. Kumbaga, ganoon naman talaga sa business. Kumbaga, pag nagpuhunan ka, kasama talaga yun, di ba? And at the same time, kumbaga, may inventaryo ka na kailangan eh. After that, yun na, nag-roll na siya. Na ganun. Sige, ano, so, that's very good. Kamusahin natin yung mga nag-message sa atin. Ito si Merlin. Sabi ni Merlin, Sir, meron po kami mini groceries dyan sa Pinas. Ano pong requirements kung gusto namin yun? Ganyan na business. So, I think yun yung nasagot na natin, no? So, parang magbayad sila ng franchise fee and then pwede nilang gawing i-add on. So, ganun, Merlin. Si Merlin yung taga-Hong Kong. Yung ano namin. Yung page namin, i-visit para So, oo nga, pag meron kayong questions, let me just put it up sa banner natin, no? Ito po. Pakita lang natin. Ito, for inquiries, just go to facebook.com to their Facebook page ni Jazz and Dar. facebook.com/billspaymentcenter.
Yes. Facebook.com/BillsPaymentCenter. So, doon natin gawin mga chit-chat at conversation at interaction, how to start the bills payment business. Galing, galing. Ito pa, mayroon pang tanong. Si Marlon Galicia. Hi po, to our outlet owner, Ma'am and Sir, Ma'am and Sir Darwin. Ah, ayun! Go, sir. Salamat po sa panonood. Yan, yan. Mga mukhang mga outlet owner na rin to. Ang galing. Yun. Ito yung tanong ni Erickson. Ito, taga-driven to. Kakilala ko to. Need pa rin ba kumuha ng business permit kung sa bahay lang? Yes. Yung tanong niya, kung sa bahay lang, kailangan pa rin. Oo, ang pinaka-minimum is barangay permit. Pero sa nagdinegosyo, para may peace of mind ka, mas maganda kumuha ka talaga ng mayor's permit. Yeah, yeah, yeah. Syempre, at least meron kang peace of mind. Kasi Tsaka magtatarpulin ka eh. Oo. Oo. Mas maganda kasi meron kayong yung plaka na galing sa City Hall. Tama. Talagang legit na legit ka na. Kailangan talaga yon. Sige, no? So if you have comments and if you have questions, just type in the comment section. Ipapakita po natin yan dito. Diba? And also, if you are liking this channel, you can support through and donate through the Super Chat and Super Sticker. Meron po dyan. So pwede po kayo mag-donate dito. All the proceeds, we will flow it back to this channel para marami pa po tayo mapag-usapan about different businesses. Of course, I talk about life insurance a lot. And thank you very much again, Jazz and Dar, for saying yes to this. Kasi at least, diba, marami kasi nag-iisip ng mga different businesses. So gusto kong mag-interview ng mga different business owners that they can share their business to other people. Ganon. Mm-hmm. So sige, balik tayo. Balik tayo sa quest, sa tanungan natin. So napag-usapan na natin, di ba, nanggaling tayo dun sa franchise fee na 498,000. Ulit natin anong kasama doon, yung, sabi mo may 3-in-1 eh. Bills payment, remittance, tsaka banking services, tama ba? Yes. Oh, galing ko na, kapisado ka na. Small banking services, okay. So, teka lang, let me clarify that. Pag sinabing small banking services, these are for people na wala, hindi pa nakakapag-open ng bank account. Mm-hmm. Tama ba? Tama, so, pwede sila mag-open sa inyo. Yes. Interesado ako doon, dagdag ko yung question na yon. Magkano mag-open ng bank account? Kasi kaya ako natanong yan, eto makuwento ko lang ng konti, talagang para relate na relate din talaga ako. Would you know? Kasi kumbaga magkano lang yung to start with? Yeah. Actually, kunyari, mag-open ako. Anong kailangan ko? Actually, sa BPI bank ko, mura lang yun. As low as 150, tama ba? 150 pesos, you can open yung bank na yan. Tapos, ang maganda dito, wala kasi siyang minimum, walang maintaining balance. Minimum maintaining balance. You can zero out, pwedeng cash in, cash out ka lang, cash in, cash out. Tapos, ang maganda pa nito, opportunity rin sa mga, alam mo yung mga small businesses na hindi na uso ngayon yung envelope na binibigay yung sweldo. Yeah. Tama. They can provide their employees payroll nila rito. With the ATM card, and they can also do the transaction on any BIP bills payment outlet. Okay. Buong Pilipinas. So kunyari, nakaka-relate ako dyan. Kunyari, meron akong small business, no? Meron akong 5 employee. So, kesa abutan ko ng mga, yun nga, envelope, pwedeng pumunta ako, mag-walk-in ako sa isang VIP, bills payment center, and then, doon ako magbayad. Parang, tatransferan ko yung mga ATM nila. Ganun ba yun? Yes. Tama. Correct. Okay. So, yung 150 to open a bank account, kunyari ako yung, bakit ko ito natanong, no? Meron kaming tracking business, di ba? May mga drivers kami, nag-hire kami ng drivers. Sometimes, mabilis yung turnover. Ang challenge namin minsan, paano namin ipapadala sa kanila yung sweldo kung malayo sila sa amin? Alam naman pumunta pa sila ng opisina. So, one way is, yun nga, pwedeng doon. Pwedeng hanap kami ng VIP bills payment set. Dapat dumami kayo para malapit sa amin. Actually, dumami kayo. 1,800 outlet kami all over the Philippines. Pero kung lang talaga, kaya, marami kasi na. Meron, okay. Meron kaming 10 drive na 10K, 10,000 branches within. Yun ang goal nyo. Okay. Yes, 10,000 branches from April 2021 to April 2022. So, yun in yung aming target. Yun ang goal. Target namin.
Kung tutusin mo, TJ, yung 1,800. Maliit pa yun. Branches, so dami ng maliit yun. Kasi sa isang lugar, maraming barangay. We make sure na for every barangay, merong isang bills payment. Na yun ang goal. Yun ang goal. Tama. Actually, maganda yun. Kasi for example, yung opisina namin sa tracking, nasa may Mandaluyong. Diba, kung magpapasweldo kami through VIP or the bank banking services nyo, kailangan may malapit. Kasi kung walang malapit, hindi kami makakapag-deposit, diba? Parang ganun. Unless meron kaming sariling franchise. Parang ganun na yes, doon kami magpa-process. Ganun. Pero magtayo ka na rin ng bills payment. Pwede, pag-usapan natin. Yes. Ito yung tanong ko. Ito yung tanong ko. Yung mga drivers ko, kasi I'm asking talaga specifically, no? Let's say yung mga drivers ko, meron silang ATM nyo. Diba? Saan sila pwede mag-withdraw? Can they withdraw in kahit bank, sa BID? Yes. Kahit video, any BPI, bank ganyan, net. Pwede? Any bank net. Okay. Napakadaming bank so, net. Marami. Walang charge yun. Walang charge na yun. So, we charge yung usual na charge. May charge, may charge sa VIP syempre pag nagpa-transfer ka. Pero yes, dun sa banko, yung tinatawag pag nag-withdraw ko sa bank net, wala na? Kasama na kasi yun. Kumbaga parang yung normal na pag hindi ka mo bangko, may charge. So na si charge siya, okay. Oo, we apply also that. Pero okay, pagka you're old back, wala yun eh. Pero oo. Then kasi ang sinusolve natin dito, DJ, is, di mo, pupunta siya sa bayan, mamamasahe ka, same lang yung charge. Yeah. Pero kung may malapit, ang nasave mo, yung money, effort, yung effort, saka yung time mo. Okay, tama? Okay. With the minimum charge din. Minimum charge lang hihingi lang per outlet. So yun tama. Yung mamaya pag-usapan natin yung charges actually. May mga tanong din ako dun eh. Kasi natural naman yung may convenience fee, di ba? Pero tama ka. Kasi mamasahe ka, kaya nga convenience kasi hassle eh. Yeah, diba? Correct. Diba? Hassle eh. Mamamasahe ako, magagas ako, for example, ako magdadrive, hindi naman ako nang kukompute, so magdadrive ako. Yung gas ko ganun din eh, like 40 pesos, sabi mo na, balikan. Wow. So ganun din. Diba? So ano ba naman yung binabayaran na like 5 or 10 pesos fee, diba? Sa mga ganyan. Yun nga. So ako, that's how I appreciate it. Basahin ko muna yung mga comments ng iba before tayo mag-proceed, no? Si Marlene Garcia sabi, salamat sir, interested po ako sa ganyang business. So Marlene, if you're interested, siya yung taga Hong Kong, no? Go to facebook.com/billspaymentcenter. Yan yung page nila, Jazz and Dar. No? Ito naman si, sabi ni Vicente Ababaw, kapapanood ko lang magkano po ang franchise fee. 498,000 po, no? Ipa-flash natin dyan ulit kanina. Tinanong niya paano mag-franchise. Again, just go to facebook.com/billspaymentcenter. Si Dar and Jazz can help you. Anong ang tawag sa inyo? Sales representative? Anong tawag sa inyo? Business consultant. Kasi syempre, franchise rin kayo. Diba? And then you can also help them to be a franchise. Tama. Business consultant. Okay, okay. To tell them naman, mga viewers natin, we are also a VIP bills payment outlet owner. Yep. Sige, scroll ko lang sa baba to, no, para kita nila. Ayan. And then, yung question kanina na, magkano ang franchise fee? Katulad ng tanong ni Vicente. Ayan, may tanong pa si Vicente. It's very good. Sa bills payment, meron po bang bayaran ng kurente tulad ng Iseco ng Ilocos Sur? Iseco? Ayan. We will check, ha? Kasi sa dami check. Kasi yun. Let's check namin live. Let's check namin live. Kasi using my cell phone, I can check naman eh. Kasi nga web-based siya. So kahit ano, pwede mo siyang check. Iseco ba yan? Sige, mamaya, bibigyan niyo ako ng... Babalikan niyo ako. Babalikan niyo ako. Hintay ka lang dyan, Vicente. Kasi sabi nila marami, like ginawa nila example kanina, aside from Meralco, meron yung Batinec ba yun? Yung Batangas? Batinec meron. Yun. So, marami siyang options eh. Ayun. Of course, unti-unti nilang tinatrabaho. I think that's what they're doing. So, this is a very great question, Vicente. Even ano naman, wala, we can work it out naman na magkaroon ng dealer. Okay, So, unti-unti na. Oo, unti-unti. Kasi, syempre, sa sobrang dami, meron tayong ilang bang barangay at saka provinces meron sa Pilipinas. So, tama. Kaya nga yung 1,000, more than 1,800 billers is konti pa yan eh. Para maka-accommodate natin lahat ng probinsya na nangangailangan ng ganitong klaseng business.
Oo nga, no, sabi nyo kanina gusto nyo 10,000 outlets branches in the next one year. Branches. Yes. So tama, kung nationwide dyan, dapat kung ano yung kuryente doon, dapat accredited, di ba? Tama. Correct. So tinatrabaho yan ng VIP. Tinatrabaho. Tinatrabaho siya. That's good. Sige, ito naman, pag-usapan natin yung kitaan. Paano kakikita rito? So yan yata yung mga convenience fee, di ba? At may babalik yung investment mo. Kasi syempre, tama, katulad ng sinabi mo, medyo malaki yung 498,000, hindi yan biro. But of course, hindi naman yan impossible, di ba? Kayang-kayang pag-ipunan yan, lalo na sa gusto magnegosyo, syempre dapat na mamuhunan ka. Pero ang magandang usapan is, gano'ng katagal yung ROI? Gano'ng katagal mag-ROI yung negosyo na to? Sige nga, can you give me like a ballpark figure about it? Ang ROI kasi nito, dahil nga ano siya, di ba, meron ka actually 6 ways to earn it. Okay. So ang ROI nito is 1 to 1.5 years. So okay. Isang nagne-negosyo nga, sabi not nga bad. Nila, say, mabilis na to. Yeah, yung halagang 498 sa 1 to 1.5 years, napakabilis na to. Okay. Kasi ano, tawag dito, pwede kang kumita through yung convenience fee nga. Yung convenience so number fee kasi one dito, yun. Oo, number one yun. So, ang convenience fee is depende. So, hindi lang siya pwedeng 5, 10, depende. So, we can help them paano ba yung marketing side nito, magkano ba yung magiging convenience fee na ipapatong nila. So, for okay. example na lang, mag-example ako, dun tayo sa pamasahe. Example, okay. kung pupunta ka pa sa bayan, mamamasahe ka ng 50 pesos papunta, 50 pesos pabalik, that's 100 pesos, correct? So, kung magko-convenience fee ka, nasabihin mo na lang na 25 pesos, di ba hindi na masakit sa bulsa yon? Gumastos ka ng 100 versus sa convenience fee mo na 25. Nakatipid ka pa. Oras? Actually, kahit tricycle eh. Magkano ba tricycle na ngayon? Hindi ako familiar eh. Magkano ba tricycle? Depende kasi kung sino tricycle. Pero ngayon, lagi oh. special na eh. Di ba? Isa lang ang sakay. Oo nga pala. Isang dahil 30. COVID. Hindi ka mababalik 30. One way. So kung merong walking distance na bills payment center, convenient nga yun sa akin. Yun yung pinatawag na convenient fee. Okay. So magkano yung convenience fee? Magkano yung kinikita 20, sa convenience fee? 20. Pwede maglagay 20. So, nagre-range yun eh. 5, 10, 15, 20. Depende. Yung iba naman, pwede kasing by percentage or kaya by bills na amount. Depende sa loan. So, we will guide them naman in marketing side paano nila yung convenience fee. Pero yung sabi okay. na lang so, iba-iba natin, kasi siya. Iba-iba siya. Yes, iba-iba. Okay. Kung tatawid dagat ka pa, Meralco. Let's talk about Meralco first. Kasi, magkano sa Meralco? Ang Meralco kasi is nakalink din yan, DJ, sa convenience fee. Magkano ngayon? I mean, magkano yung convenience fee doon? Kasi example, syempre, malaki. Example lang. Hindi kasi kami, ang convenience fee kasi, yung ibabayad mo sa outlet, irregardless kung magkano yung ibabayad na amount ng bill niya. Mm-hmm. Oo. So, magkano nga? Like, for example, sa Meralco, magkano yung technically example, yung patong 10 pesos. 10 pesos. Okay. Nagbayad ka sa akin ng 1,000 yung bill mo, so sisingiling kita ng 1,010. Okay. Yeah. So 10 pesos yung tubo. Tubo ko. Tubo ko yung bills payment. Okay. Tama. Okay. Yun yung kitaan mo. Kung may nagbayad sa'yo ng 10 Meralco, may 100 pesos ka. Tama? Yeah. Easy. Tama 100 yun. Pesos. Tama. Meralco kung ka lang yun. Kung everyday may 10 akong client, 3,000 yun. Kasi 100 yes. times 30, no? Parang ganun. Meralco pa lang yun. Pinag-usapan natin, Meralco pa lang. Oo nga. Sabi mo kanina, minimum tatlong bill sa isang bahay. Times mo yun, 3. Diba? Oh, diba? 9,000. Parang ganun. Pwede. Sa convenience fee pa lang yun. Bills payment pa lang yung pinag-usapan natin. Okay. Tama. Okay. So, isa yun, convenience fee. That's you will earn yung income mo. Pangalawa, may rebates. Rebates, okay. May mga billers tayo na may rebates. So, proud kaming sabihin na may rebates na 5 pesos. Ang Meralco, may balik siya sa'yo 5 pesos eh. Yung ibang common bill, may rebates sa 5 pesos. Gano'ng kadalas yung 5 pesos na yun? May kailangan ba market yun, na benta? Ano? Gano'ng kadalas yung 5 pesos? Kunyari, every
5,000 pesos ba yung 5 pesos? Yes. Or? Kung Meralco yung pinag-usapan natin kanina, so for every transaction ng Meralco, may 5 pesos kang balik. Ah, so per transaction yun? Ba, ayos ha? Yes, so technically 15. So parang 15. Yes. Technically 15, okay. Meralco pa lang yan. Okay, tama? okay. Sige. So yun ano nga, pa? Convenience fee, rebate. Okay. Pero ano pa? Pero tama kasi ang franchise mo na e-loading. Okay. Normally, so, pag naglo-load ka, di ba may cellphone ka, may SIM. Pero dito, sa system namin, incorporated na yung e-loading na sa system na. Okay. So, wala kang tawag na cellphone, wala kang SIM. So, pwede may magpapalag sa'yo, pwede mo nga i-accommodate. So, kikita ka. May tubo ka din doon. Oo. 3 pesos. Example, yung iba, 5 pesos. So, 3 pesos, may something sa'yo magpa-load, magkano? So, may 30 pesos 30, ka. 30, gano'n. Okay. Times mo yun sa 30 days again, example 900 lang. 900 yun. So, may kita ka na agad sa e-loading. So, that's 3. Okay. Pangatlo, ano pa? Rebate, e-loading. May tinatawag tayong special charges. Special may mga bill charge. Bill charge, mga government. MMDA, pwede kang sumingil. So, pwede kang sumingil ng additional 25 pesos. Okay. NBI, 25 pesos. Pag-ibig, SSS, 25 pesos. So kung mas mahal. Mas mahal yung convenience fee. Mas mataas ng konti. Yung government. Pag-government. Okay. Oo, pag-government. So, yun yung mga special bill charges na tinatawag. Okay. So, yung next, meron pa, pang-apat na ba? Pang-apat? Pang-lima is yung ticketing. Airline ticketing. Pwede kasi magbayad. Din? Yes, pwede kasi magbayad sa bills payment ng mga, di ba dun sa may mga nagbubook? Mga nagdi-DIY. Nagdi-DIY, di ba meron kang 24 hours para makapag-payment. Okay, kung hindi ka naka-credit card, parang ganun. Kung wala kang credit card, takbo ka sa payment center sa isang VIP bills payment outlet, bayad ka. Doon ka magbayad. May resibo naman siya. May reference number. So doon, pwede kang kumita doon. Local, 250. International, 500 pesos. Ba, malaki pero yun, hindi naman kasi araw-araw, di ba? Oo nga, tama. Minsan lang yun. We're open na kapag ma-accommodate natin yung bills payment ng sa ticketing na payment. Tama? Yeah. So, may... Yeah. Okay. So, pang-lima yun. Pang-anim. Yung pang-anim is meron tayong sinasabi ng special, tawag dito, assistance. Charge. Example, DJ, di ba? Nowadays, puro na tayo online. Mga application. SSS, gusto mo magbayad, gusto mo makita, di ba, meron nga mag-online ka. Meron kasi tayo pa rin Oo, tama. Meron pa rin kasi tayo. PRN number yung mga ganyan eh. So, meron pa rin tayong mga kababayan, kabarangay, kaibigan, na hindi pa rin sila used sa mga apps na ganyan. We can do assistance. Okay. We can help them to generate kung ano yung gusto nilang i-apply. Okay. With a special charge. Example, magkano ba ngayon pag nagre-rent ka ng computer? Sa computer shop? Per hour? Kung alam, may parang mga 20, example, 30, ganun ba? Parang 30 per hour yata, mga ganun. Yeah. Pwede na silang magbayad ng 10 pesos, 15 pesos for special assistance. Okay, tapos ikaw na yung gumawa for them. Oo nga, kasi nung lalala ko, nung nag-voluntary kami ni Carla, di ba, yung wife ko, kasi syempre, di ba, mga anak, so we have to update yung SSS kasi unemployed siya eh. Di ba, so we have to voluntarily pay. Ganon, kailangan ng PRN. Sabi ko, wow, meron na palang ganito ngayon. Eh, ako hindi rin, di ba, ako hindi naman ako kailan lang din ako nag-activate ng SSS ko eh. Ganon, tapos company na namin yung gumagawa noon for me, ganon. So yun, so may ganon kapag voluntary ka nagbabayad. So kasama ba BIR dyan? Or SSS lang? SSS. BIR hindi pa kasama BIR. Kasi self mo yun na mag-ano ka eh. Mag-a-apply, tsaka ikaw yung mag-re-register ng ano mo eh. So SSS, NSO, mga ganun, NBI. NSO, pwede. Naalala ko. NBI before, kailangan ng appointment na rin. Alam mo yun? Yes. So parang, tapos doon mo na rin babayaran, no? So pwede rin sa inyo. Ang dami kaya kailangan ng training. Oo, madami.
So wala pa kailangan dyan. Kailangan ba na, training ba yan? Ito yung tanong ko eh. Kasama yes. ba yung training dyan? We do technical, we provide technical training for free. Ah, free na siya, wala nang babayaran. Wala na. Yung paano sila mag-open, paano sila mag-transact, paano buksan yung system. Okay. Paano buksan yung system. It's part of the franchise when they franchise with us. So, yun yung services na sinasama, inclusive yon, yung technical, paano sila. At the same time, yung continuous extra services pa na pag may tanong sila, although meron kami mga chat support group na live okay. naman yon, mga tao ang sumasagot. Galing, galing, galing. That's good. So, marami tayong natututunan. So, are you enjoying so far? If you're enjoying, pwede kayong mag-donate through my chat, to my channel, no, through Super Chat and then Super Sticker. I will highlight you guys. Thank you talaga sa pag-say yes ni Jazz and Dar Ventura. Again, this is our... para test ideas. Ayan. So, punta tayo ngayon sa... Highlight ko lang yung ibang mga comments, no? Si sabi ni Vicente Ababaw. Wait lang, ha? Saan kasi popular ang saan? Malaki pa yan. Ayan. Wait lang po. Tignan natin muna yung mga questions natin. Ayan. Sa amin kasi popular kung saan malapit bayaran ng kuryente. Ah, so, kumbaga kung saan malapit, doon sila nagbabayad. Kasi nga, siguro taga Ilocos Sur nga talaga si Vicente. So, pwede natin i-check, no? Kung na-check nyo ba yung Iseco. Kung hindi nga, pwede natin ba, sabi nyo, pwede nyo i-request sa VIP na idagdag. Yes, oo. Ganun. Medyo pwede na mabutol yata kasi... sila. Ayan, sige, sige. Medyo bumagal yung internet ko. Doable yan. I-request lang kung ano yung need nila dun sa barangay nila or provinces. We can request sa VIP office kung ano, kung wala pa. So, yeah, yeah. Sige po. Ito may tanong pa si Vicente Ababaw. Sabi ni Vicente, anong gadget ang gagamitin sa pag-transact? Nasagot na natin ito kanina pero sabi nga niya medyo late siyang nakapasok. So ulitin natin. Diba? So, kasama sa package, Vicente, na merong, ano, may computer, tsaka may printer, yes, ganyan. Tapa. So, web-based daw siya. O, web-based siya, you can connect online. Tapos, kanyari daw, kapag employee ka, kahit nasa office ka, you can check din sa cellphone mo yung transaction mo, yung business mo offsite. So, you can manage it remotely. Actually, kunyari, OFW ka, diba? Tapos, umuwi ka sa Pilipinas, nagtayo ka ng payment center. Kahit nasa abroad ka, no? Kahit nasa abroad ka, pwede mong tignan ano yung takbo ng negosyo mo. Yun. Kasi so, web-based, yun ang maganda dito. Okay, okay, that's good. So web-based siya. Ayun. So buti, kwento nyo nga ulit briefly, no? So, ayun, na kahit saan pwede kang mag-transact. Yes. Na binabanggit mo kanina yan, Dar, eh. Dar and Jazz, sige. Yung business namin, proud kaming sabihin, you can do that transaction anytime, anywhere. Nag-grocery ka using your cellphone, makakapag-transact. Siyempre, ang minimum requirement namin, dapat meron kang internet or data. Pero hindi ka nangangailangan ng mataas. 3 Mbps will do. So, example ko lang, ha, may mga friends kami na through Messenger, nagpapabayad. We're traveling, nasa sasakyan. We can do business, ha? Nakakapag-transa kami. Yeah. Nakaupo ka lang, kumikita ka na, and yet, nasiserve mo pa yung friend mo na need yung bayaran yung bills niya. Tama. So, anytime, anywhere, you can do the transactions. At the same time, you can do the transactions simultaneously. Example, sabi mo nga, DJ, ang outlet niya is nasa Pilipinas. May magpapabayad siyang friend, nasa abroad siya. She can do the transaction even abroad kasi kaya niyang i-open yun eh. So yung mga friends niya sa Pilipinas na nagpapabayad sa kanya, pwede niyang i-access yung kanyang ano account and they can do the transaction as well. Siyempre sila kahit nilang mag-usap ang bayaran. Oo. Galing, galing, galing. Actually wild nga yung mga naisip ko. Kunyari, nasa abroad ako, may office mate ako, Pilipino rin. Ako taga Pasig siya, taga Ilocos. Kahit bill sa Ilocos, pwede niyang bayaran sa akin, no? Pwedeng ganoon eh. Pwedeng ganoon ang mangyari. So, ang galing. Ang galing, ang galing. Sige, no. So
Sige, go. One thing go. More than ano ko lang din, meron din kasi kaming mga, may friend ako actually na humingi din ng tulong from Saudi Arabia. So, meron ng due date yung Meralco nila. So, naano sila, ayaw natanggapin sa ibang bills payment. In VIP bills payment out there, we can do even over due date. Lagpas due date, tinatanggap namin. Kasi, yung system namin are real-time transaction. So, ibig sabihin, directly sa dealers namin. So, pwede kaming tumanggap over ng due date ng bills nila. We can maganda accept. Na mention mo yan, no? Kasi, naalala ko, bihira ako magbayad on my own. Like, nakatira kasi ako sa condo. So, before, dun sa tinitirahan ko, yung kuryente namin, dun binabayaran sa admin. So, I don't have experience paying Meralco. Tapos, dun sa isa kong condo, yung pinaparentahan ko, dun Meralco eh. So, kakaiba, Meralco. So, bihira ako makapunta doon. Pag minsan umalis na yung tenant ko, kailangan kong bayaran yung Meralco, di ba? Usually, overdue date ako eh. So, hindi pwede sa ano sa mga bills payment center. Kunyari, sa SM ayaw tanggapin. Ganon. So, may ganon. Bakit ayaw tanggapin sa kanila? Bakit sa inyo pa pwede? Kasi ka nakadirect. Tinatanggap yung ano. Pwede siya. Okay. Okay. Basta, wag lang putol na. Oo. Wag lang disconnected. Wag lang disconnected. Okay. Kahit may notice of disconnection, tinatanggap pa rin namin. Siyempre, with special charge. Kasi, hindi ka pupunta. Oo. Pero pag putol na, ang maganda lang sa system namin, we can detect na putol na siya. Hindi naman tatransak eh. So, i-advise siya ng system na kindly advise your customer or the client to go to the nearest Meralco center to ganyan-ganyan. So, so, kailangan niya talaga direct na. Yes, marami akong tanong dyan kasi wala talaga akong alam sa Meralco. Hindi ako nagbabayad ng kuryente ever since morning. Ganon. Meron din tayo, Vicente. Ayun. Balikan ko lang, DJ, yung tanong ni Vicente ba yun? Merong iseko. Meron actually, dito, ito, Iseko. May Iseko. Wow, see, wow. Hindi mo makita, no? Hindi mapakita, eh. Ilocos. Ito. Ano ba yun? Ilocos Norte Electric. Ilocos Sur ang ano eh. So, Ilocos Sur Electric Cooperative yan, siguro. Yes. Yung Iseko. Ilocos Sur Electric Cooperative Inc. Meron. Dito. Galing. Meron. So, meron. Great. Even actually, Ilocos Norte, meron. Meron din. So, sa Vicente, pwede ka magtayo dyan. Galing. Actually, si Vicente, ito, nasa abroad daw siya. Nasa abroad ako, pwede bang ang katiwala ko na siya ang mag-transact sa Pilipinas? It's up to them kung paano nila kasi i-gagawin yung ano, pag-uusap. Pero kahit abroad siya magpa-finance, then yung sa Pilipinas yung mag-do ng, ano, ng business o magbabantay, pwede. Pwede siya eh, no? Kasi makikita niya eh. Hindi ka mananakawan eh, no? Kasi makikita mo kung ano nabawas eh. Kung saan napunta, di ba? Parang ganun siya eh. Kasi online yan eh. Yun, so maganda. Hindi mo pwedeng, ang maganda DJ dito, hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng mag-delete. So, hindi pwedeng mag-edit. Mag-edit. Ng mga na-transact mo. Kaya, lahat dito is, ano, kita-kita mo. May record talaga. Galing, ganda yan. Parang alam ko nagkamali ka. Yeah. Ayun lang, hindi ka pa din magkamali. Yun lang talaga. Di ba? So, yun ang lang ang ano lang dito, yung babalik tayo sa pag nagkamali, no? Pag nagkamali ka, in terms sa account number, hindi papasok. Pero pag nagkamali ka ng amount papasok yun. Papasok yun. Yeah, so, dapat double check din lagi. Sa amount lang. Okay, pero pag account number ang nagkamali ka, hindi niya tatanggapin kasi hindi kinikilala ng system. Yeah. Yung for a particular biller, yung account number na yun. Pagmali, okay. So at least safe, no? Wag lang, kunyari, 500 ang mabayaran. Tonight mo, 5,000. So, abunado ka doon. Yun abunado lang ka na doon. Pero, yeah, hindi na sila ng system yun. Bagay. Yeah, tama. Human error na yun, eh. Human error. So, sige. I hope you're enjoying, no? Sa mga nanonood, if you're enjoying this, you can also donate and support this channel to the Super Chat and Super Sticker. Meron pong dollar sign dyan sa chat nyo if you would like to see it. Sige, focus tayo sa mga nagtatanong pa. Ito, si Nathan Huwit. Nagulat siya. 498 kay lang ang payment center, sabi niya. Sinagot na actually nung kaibigan nyo, no? Si Go VIP Center. Ayan, yes, 498K only. Yeah, so lifetime contract nila lang. Yung sinasabi namin. Oh, may mga sumasagot. Ganun. Galing. And I just wanna say hi to my friend, si Jerica. Sabi niya, awesome topic, DJ.
Yan, kasama ko yan sa Film Life. Hi. So thank you Jerica. Thank you for watching. O may mga nangangamusta sa inyo. Sabi ni Charmin Gonzalez. Hello, Ma'am Jazz and Sir Dar. Marami kayong fans. Ito pa, nakakilala nyo to. Si Jeffrey Chico. Hello, DJ, Ma'am Jazz and Sir Dar. Ang Grand Apsi. Ah, hello, grabe. Galing. Grand Apsi namin. And of course, ito si Billy Torculas. Hello, Sir DJ, Ma'am Jazz and Sir Dar. Galing. Magagaling namin mga business consultant, mga sales director. Galing. Sige, Thank you sa support. Kamusahin ko lang to si Israel, no? Si Israel, lagi to nanonood ng live ko. So thank you very much. Na-late daw siya ngayon, pero okay yan, Israel. Thank you for watching. Okay, punta tayo kay El. Mag-ano siya sa aming page. Yeah, if you have questions, let me flash that. So mga may questions, just go to their Facebook page. For questions and inquiries, go to their Facebook page, just go to facebook.com/BillsPaymentCenter. No, para po kung may mga question kayo, hindi ko po masagot 'yan. Sa kanya po kayo, sa kanila po kayo mag-message, no. Hindi po sa Facebook page ko, baka nasanay na kayo. Yung mga viewers ko sanay na pumunta sa akin. For sure may mag-PM directly sa akin, okay lang, sasagutin ko as much as I can. Yan, puna tayo sa mga comments, no. Sabi ni L, no, may branches na po ba sa Cavite? Actually, marami ng mga branches, no? So, kailangan namin ng specific address para malaman namin kung taken na yung lugar o hindi pa. Okay. So, yun ang meron bang requirement. Meron bang parang may certain limit ba yan? Kunyari, sa isang subdivision, isa lang ba? Ang maganda sa, yung sa binayad mo na 498, may area protection ka, DJ. Okay. Hindi ka pwedeng tabihan ng isang VIP outlet kapag nagtayo ka na doon. May certain parameter. Okay. Siyempre, so para may certain... Ikita kayo pa rin. Kasi pinoproteksyonan din natin yung mga franchisee natin. Tama. So hindi pwedeng magkakatabi. Correct. Hindi katulad yung nakita mo sa commercial center, magkatabi si Cebuana, si Western Union, si Dito, we protect the outlet. Galing. Ano pa? Ito, tanong ni L ulit, may app po ba yan? So, I think sinagot na ni Go VIP Center, web-based po tayo. So, ang ibig sabihin lang yan, hindi mo kailangan ng app, ng application na dina-download sa App Store or Google Play. Diba? So, ang kailangan mo po is, yun lang, magpunta ka lang sa, kunyari, www.com, www.let's say, sa website ko, djdemaliwat.com, parang ganun. So, merong certain app, merong certain website na kailangan mong puntahan, doon ka magtatransact. Siguro, I can imagine may dashboard, may login, di ba? Kasi kami sa Film Life, ganun eh, meron kaming portal Di ba? So, doon namin nira-transact lahat. Yun. Sige, galing. Sabi ni Vicente, no, aside from franchise fee, kailangan din ng pondo. Oo, no, kasi 40,000 yung, depende pala, kung hindi ka pa happy dun sa 40,000 na revolving fund. Pwede mong dagdagan. Walang limit siya. Hanggat kaya ng fund mo, sige, magdagdag ka ng magdagdag. Kasi, makikita mo naman yan sa flow ng transactions mo eh. So, ibig sabihin yung 40,000 mo, maliit yun. Sorry, So, kumbaga parang sa simula, pero pag nagsisimula ka, parang hindi pa muna, until such time, makita mo na, uy, ang dami na nagtatransact, kailangan ko na magdagdag. Yeah. Even as we started sa 40,000, then, parang kulang, hanggang lumaki na. So, paikot-ikot lang, revolving funds na. Ay, sa bagay, no, kung let's say 5,000 yung Meralco ko, 8 kliyente lang pala yun. No, parang ganun eh. Nasa yun na ulit yung 40,000, di ba? So, naikash na sa'yo. Oo nga naman. Tama, Vicente. No, kunyari, I have that question. Let's say may 40,000 ako, may nagbayad sa akin, 5,000 yung Meralco nila. So, 8 tao lang, maybe 2 days lang, naubos yun. How can I replenish my fund? How can I replenish? Sa pagre-replenish, meron kaming official bank, ang VIP bank, kung saan ka magre-deposit. Ang tawag namin doon is top up. So, magre-reload ka ng fund again. So, sa aming official na bangko sa BIP, we have the Union Bank and we have the Banco de Oro, as well as we have the
7-Eleven app, yung click, pwede sila mag-transact doon. Pero sa Union okay. Bank, diretso mo. Ano. Then, meron din tinatawag, diretso yun sa aming official office sa may VIP. Then, meron kaming three times ka pwedeng mag-reload ng fund mo. One in the morning, two in the, second is in the afternoon, at ang pinaka-last is 6 o'clock in the evening. So, parang may pa cut-off, ganun. Yes, may cut-off. Okay. So, sa tatlong beses na yun, pwede kang magpaikot-ikot ng fund mo. Pag naubos na sa umaga, then top up ka sa hapon, then top up ka late. Pwede. Gano'ng kabilis? Like, let's say, nag-deposit ako today. Kanyari, pumunta ako ng banko, may malapit na banko, let's say BDO. Nag-deposit ako sa BDO ng VIP. How fast malalabas yung budget dun sa ano sa app ko saglit lang siya as long as na-top up mo na kasi dun sa dashboard mo sa account mo yung account mismo na inopen sa may dashboard mo may kiklik ka kasi ng reload pad dun eh once okay. Na-accomplish mo na yon at you have to take a picture of your deposit slip okay para ma-attach mo dun then seconds lang, masasubmit na siya sa office. Then, pag pumasok ka sa cut-off, saglit lang din yon. In a split of ilang minutes na, papasok na agad yung fund mo. Refresh mo lang yung account mo, yung dashboard mo. Then, you will see again, you will see na yung pinaka, pumasok na credit na yung dineposit na. Okay, maganda yun, no? Kasi, ibig sabihin, yung 40,000, pwede kang mapaikot talaga. Pag paubos na yung 40,000, takbo lang ako sa bangko. Diba, takbo lang sa banko, deposit ko, kung mag-a-appear siya kahit bukas, kahit one day, diba? Kahit one day transaction, sabi mo na, umabot ako ng 6, medyo gabi na. Diba? So, pwedeng mag... Hindi, no? Kunyari, umabot ako ng banko 5 o'clock, abot pa ako sa 6 o'clock na cut-off. So, mag-a-appear na kagad yun doon, ganon? Yes. Kasi ang banko, DJ, 3 o'clock lang, diba? Pero we... Depende, video may hanggang 7 eh, di ba? Or, sa bagay, sa mall. Pero kung hindi, we encourage them to do the online banking transfer. Pwede yon di ba? Ayun, pwede. Kung may video online ka, yeah, tama. And even 7-Eleven, we can accommodate, they can accommodate the transferring of the ano deposit. Okay. So maraming ways, paano? So it's up to you kung malayo banko sa iyo 7-Eleven imposibleng walang mga 7-Eleven malapit sa iyo. Yeah. Or ngayon, may online ka, transfer mo na lang online. Ah, walang charge din yung 7-Eleven. Ang magdi-deposit ka sa 7-Eleven. So kahit saan, no, BDO, Union Bank, 7-Eleven, wala kang charge. Ikaw lang yung nagcha-charge sa kanila. ikaw nagcha-charge ka, may convenience fee, no, sila wala. Panalo. Pwede 'yon. Sige. Maraming ways. Ituloy natin sa question ni Vicente, no? So nakita ko dyan. Ano po ang services na ino-offer nyo? Nabanggit na rin nila to kanina, no? So, isasagot natin sa video yan. This video, chap-chapin ko rin to really answer some of the questions. Pero just to make it quicker, may tatlong main, di ba? Yung bills payment, remittances, abroad or local, diba? And then, of course, yung bank small banking services. Yun yung main. Tapos, they have so many partners. Tama ba ako? Tama. Galing pwede na rin ako ng ano. Pwede na. Oh, magaling ako magkabisado ng mga services eh. Oo. Antayin namin yung franchise mo. Sige. Dami ko lang ginago. Baka hindi ko tumaharap eh. Pero, very interesting. No? Again, this is a very good topic. We are learning a lot. I'm sure our viewers are learning a lot as well. And again, tanungin natin, no? Puntahan natin ito. Sabi ni Jeffrey Chico, go, Ma'am Jazz and Sir Dar. Ayan, marami kayong fans talaga. Ayan. O, sabi ni Go VIP Center, pa shout out po, Hazel Chico. O, kumusta inyo daw siya? Shout out. Good evening sa amin, napakagandang. Sales Director. Hazel Chico. Yun pala, si Miss Hazel. Hello. Ayan, thank you for watching, no? Thank you for watching and supporting this. Napakaganda. Ayan, sabi ni Go VIP Center again, one of our top branch from Pasay. Sa kayo daw yun, no? So, I'm just answered, Dar. Thank you for that. So, nakakatuwa, no? Sinusuporta ang kayo ng company nyo dito. Grabe. Ayan, sabi ni El, no? Taga Salawag, Dasmariñas, Cavite daw siya. Salawag. We can check kasi sa Salawag malaki siya. May barangay, may subdivision.
So kailangan po namin Miss L ng specific so we can ano, we can check if meron na. If meron naman po dun sa lugar yung example po, wala ba kayo napapansin na malapit sa inyo? If wala pa, lucky you po. Most likely. Mag-franchise na kayo. Tayuan na natin ang bills payment dyan sa lugar nyo. Pupuntahan namin kayo dyan. Mag-message kayo sa kanila. No? Ito po yung kanilang Facebook page. Just go to facebook.com/billspaymentcenter. Napakadali pong tandaan nung kanilang, ano, nung kanilang Facebook page. Ayan, facebook.com/billspaymentcenter. Ayan. May tanong din si Merlene Garcia. Sir, meron na po bang branch sa San Fernando, La Union? Branch sa La Union. Oo. Katulad ng sinabi namin, malawak ang San Fernando, La Union. Uh-oh. So, specific po talaga ang kailangan namin. Barangay or subdivision. Complete address. Complete address po, ma'am. Kasi, pati street. Opo. Mga ganun, if ever meron, kasi we can track down naman po kung meron na o wala, so we can advise you. If wala pa po, ito na sinabi ko, lucky you, mag-franchise na po kayo kasi unang-una kayo po ang magiging una dyan sa inyo sa pagtatayo ng bills payment. Message nyo lang po sila, again, ito yung Facebook page nila, nasa baba. No, it's moving there, sa baba na facebook.com/billspaymentcenter. Also, ayan, sabi ni Billy Torculas, meron po branch sa Towerville, San Marino, and Golden City, sa Lawag, Dasmariñas City. Ah, sinasabi ni Billy. Si Billy ba isa ka sa inyo? Okay, sinatanong ni Biel, saan po banda? Sa loob po ba ng subdivision? Siguro, again, ang best dito, para mag-guide niya kayo, message them in their Facebook page, no? Tutulungan po nila kayo. Kasi, napagkukwentuhan din namin kanina, kung meron namang sobrang lapit sa iyo, you can always choose naman, let's say, sa commercial center. Kasi may three types. Ano nga ulit yung three types of setup? Ulitin natin. So, meron tayong home base. Meron home base. Pwede ka magtayo kahit nasa bahay ka lang. Merong add-on. Kung may existing business ka na, you can add nga sa business mo. And third is yung stand-alone. So, yun yung mga nasa commercial space, commercial area. So, tatlo po yun klase. So, pwede mong magtayo ka. Wala kang kawala. Kahit saan, pwede ka magtayo dun sa tatlong binanggit ko na setup. Perfect, perfect. So, pwedeng home base lang. Wag lagay ka ng tarpaulin dyan. Or kung merong kang tindahan, i-add on mo. Di ba, napagkwentuhan natin kanina, kung may laundry ka, kung may water station ka, pwedeng ilagay mo yun doon. Sari-sari store, katabi nun. Yun. And then, yun nga, pwede kang yun nga, commercial center kung gusto mo talagang malakihan na. No, pero I think pwede. No, parang pinaka-safe yung add-on, no. Ang ganda ng add-on eh. May physical store ka na, yun na yung magbabayad ka na ng renta, wala ka nang idadagdag na gastos, no? Talagang isasama mo lang siya doon. Ang ganda noon. Oo. Idadagdag mo lang investment mo na $498, then disco napaka-versatile na ng ano mo, outlet mo. Tama, tama. Sige. So, again, if you're loving this topic, you can donate for this channel through the Super Chat and Super Sticker. Meron lang po dyan. Ayan. So, sige. Balik tayo sa mga questions pa natin. Diba? Ano pa ba? Puntahan natin lahat, no? Ng mga comments natin. Ayan, tinatanong din ni, ano, tinatanong ni Vicente, may AMLA training ba ito? Nabanggit po namin kanina na yung dinidiscuss nila yung part ng package. Yes, kasama na rin yung AMLA training tsaka certificate. Kasama yun, po kasi sa may remittance. Opo, kasi may remittance. Ang galing ni Vicente, no? Alam niya, no? Alam niya na kailangan ng AMLA. Ako nga, hindi ko alam, eh. Business na kailangan siguro, ng ganun. Sister. Possible, sir, no? Nasa abroad siya, eh. Ah, okay. Nasa abroad siya, yeah. Yeah, pero yeah, probably, no? He knows. Ganun. Kami kasi may AMLA training din kami sa Film Life. Every year, we are required to attend, no? Kasi nga, we're handling finances as well. Oh, so, kasi pag finance, pag money, talagang kailangan yan. Anti-money lang. Yeah, galing. Sige, kamusahin pa natin yung mga fans nyo. Sabi ni Kuya Bar, ako ang buhay na patunay kung gaano kalakas ang bills payment nila. Supporting my tito and tita here. Hi, Bar! Thank you. Thank you. Eh, si Kuya Bar, ano rin yan? YouTube sensation na rin yan. Yes. May YouTube account eh. O, ayan. Kamusta, Kuya Bar? And also, sabi ni August Pidlawan, shoutout po sa inyo, Sir Darren. Hello, August. Ma'am Jazz. Salamat sa support. Shout out po sa Team Supremacy. Yan. Team Supremacy, miss na namin kayo. We'll see you, ha? Mukhang napaka-close nyo rito ng mga franchisees, no?
Nakakatuwa. Grabe, grabe. Sige, nasa na ba ako? May mga questions pa ako eh. Ito, yun nga, may receipt bang pinoprovide sa mga customer? Tapos makakredit ba kagad yung bills na binayaran? Immediate ba yon? Yes. Katulad nung kanina, kasama sa franchise yung receipt printer, di ba? So automatic okay. Dun, oo, dun lumalabas yung pag nag-transact ka, may bills, yung bills mo, may receipt na lalabas dun. So yun yung binibigay namin kay customer together with their bill. So dun pala makikita no, legit na. At the same time, may logo yun kung saan or sino yung binayaran nila. So doon pa lang, okay. Malalaman na nila, legit yan. Kasi hindi naman ipapahiram okay. Ng mga billers or ng partners namin yung logo nila if hindi po tayo legit. So, resibo, may resibo po to. At may agad siya magbayaran. Kunyari RFID, gano'n kasi ako, syempre, nag-SLEX ako. Hindi naman ako daily nag-SLEX, minsan lang. So, hindi ko sure minsan kung may laman pa yung RFID ko. Diba? So, pag nagpa-load ako sa inyo, mabilis lang yon, same day. Mabilis lang yon. Kumbaga pag nagbayad ka sa amin bago ka lumagpas diyan sa ano sa toll gate na yan doon sa may 'di ba pag lumagpas ka makikita mo yung balance mo. Yeah. Okay, yeah. Oh, okay. Oh. Talking with the experience namin ah from Laguna okay. Going Skyway oh. Pag nag-load kami dito paglabas namin dito sa Southwoods credited na agad siya. Okay. Nice. Sige. Ito pa, paano ko masesecure, paano ko makakasigurado na secure yung business ko? May support ba na pwede mapagtanungan kapag nagkaroon ng problema? Yan, meron po tayong mga support live. Even dun sa dashboard, may mga chat box po tayo doon. So pag nagka-problema, just type in the outlet name, yung name ng outlet owner, tapos meron siyang pipil outan, tapos ano yung message, anong problema, then right away, hindi po tayo yung ano machine or ano, tawag dito, generated na mga sumasagot. Human po, tao po yung sumasagot okay. Sa atin live, at wala pang ilang minuto, segundo lang nga, is they will answer your query or your messages or kung ano po yung problema nyo during nagtatransact kayo or even lahat po ng query nyo is sasagutin nila. Live din sasagutin and even papasok po yun sa email nila kasi they will provide yung outlet na magpa-franchise is they will provide the email address. So, dun yung mga ano. Mayroon po tayong live na live chat. Parang ganun. Galing yun. Ang ganda nun. O kasi syempre, di ba, maraming taong hindi naman, kumbaga hindi naman din ganun kagaling sa technology. Tsaka sometimes even, for example ako, medyo bata pa naman ako, pag may nagkaroon ng problema, hindi ko naman ako yung gumawa ng system. So I really need someone to call or to chat sa support. So meron tayong live chat, 24/7 yan? Yes, 24/7. Ang maganda lang nito, DJ, yung company owner namin is mga IT expert. So, sila yung gumawa ng system namin. So, even kung magkakaproblema, mabilis masolusyonan. Kasi sila ang brain behind ng system. So, kaya nilang solusyonan agad whatever meron tayo mga error, kung magkakaproblema, hindi magtatagal yan. Kasi sila nga ang gumawa mismo ng system. Hindi tayo nag-depend kung kanino. Yung mismong company owner ang behind the system itself. So, mga IT expert dyan. Ang ganda. Okay. Ayan, sige. So, may mga narinig ako mga team, di ba? Tsaka mga coach yan. Tanong ko, networking ba ang VIP? Eh, baka tinatanong din ang mga iba eh. Oo. Hindi siya networking kasi... Business talaga yung ino-offer namin. Pag nag-franchise ka, talagang ano, pero may tinatawag kami, halimbawa outlet owner ka na, you can refer naman. Okay. So diba? Referral fee, yun. So parang kaya nagtutulungan kayo. Yeah. So tama yun, kasi syempre, kunyari, franchise owner ako, syempre kung happy ako sa business ko, gusto kong mag-refer. Yes. Diba? So pwede, meron siya. Maganda yun. Tama. Ganun naman talaga, di ba? And in business, if you want to share, syempre maganda naman may konting referral, di ba? And that's why, of course, you're also promoting it. Normal po yun. Normal naman po talaga yun na ganun. Sa amin din, sa Film Life, pag nag-refer ka at nagdala ka ng advisor, mayroon kang income din dun eh. So that's just normal in business, no? When we bring
people into the business kasama yun. So just okay yun. Kasi ako, ahente rin po ako. No, nagbibenta rin ako ng insurance. Nagbibenta ako ng truck. Diba? Nagbibenta ako ng real estate properties. Normal na may referral fee or commission eh. So that's just very good. Very good yan. That's good. Kumbaga, tinanong lang din natin. Kumbaga, baka may nagtatanong. May nag-iisip, nagtatanong. So, syempre, sagutin na natin today. Ayan. Hindi po siya networking. It's a business ang ino-offer po namin, business. Okay. Ito yung tanong ni Vicente Ababaw. Pwede ba umattend sa training ang Katiwala ko at saan po ang office ninyo? Ah, yung Katiwala po, pwedeng-pwede po. Kahit ilan po, kung magpa-franchise po kayo, is kahit ilan po dun sa mga kasama niyo po ang a-attend po ng training. At ang maganda po ngayon is online po yung training. Yung technical Ayun. Training is online. So, hindi na po nila kailangan pumunta sa office to do that training para mag-conduct po ng training. We can do po yung online training. Pinoprovide po ng company namin ang online training. Even kami po as business consultant, we can do online training dun po sa mga magpa-franchise. Okay. Pero saan ang opisina ng saan ang main office ng VIP? Ang main office namin is nasa fourth level ng Lemon Square building. Sa Quezon City. Okay, saan yun? Sa Munoz. QC. Okay, Munoz. Okay. Si Sir Vicente, pwedeng mag-message na lang sa amin para makachat natin. Kasi I think very interested siya. Just go to their Facebook page. Again, ito yun. Ipa-flash ko sa screen. Ayan. For your questions and inquiries, just go to their Facebook page. Punta lang kayo sa facebook.com/billspaymentcenter. And then mag-message kayo doon, makakausap nyo si Jazz and si Dar Ventura. Ayan po. No? So, nasa na ba yung mga other questions ko dito? Okay. Flash mo natin yung pangalan natin. Ayan, para makita natin yung pangalan. Diba? So, habang umiinom lang ako. So, sige po. Habang kung may mga tanong kayo, don't hesitate to type in the comment section. Ayan. Or dumiretso na kayo sa Facebook page po nila. Wala pong problema. Diba? Sila po ang kailangan nyo kausapin. We are featuring different businesses here. Diba? Hindi lang po about life insurance, which I usually talk about. Siyempre, yun ang main business ko. I also talk about trucking. Yun ang business namin ng daddy ko. I also talk about real estate sometimes. Yun yung company namin for 11 years already. But once in a while, we guest different businesses as well in this channel because this is a business channel. Diba? I really want to talk about different opportunities and show people na maraming opportunities para kumita ng 6 figures a month. Diba? Dun nga sa Facebook group natin na 6 Figures Income PH. Ayan. Sige. And also, if you are having fun and natuwa naman po kayo sa learnings nyo po dito, you can also donate in this channel. You can support us dito sa channel na to. You can donate through the Super Chat and Super Sticker. Ayan. Sige, marami pa tayong mga questions. Tag-type lang po kayo dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Habang ginagawa natin yan, i-highlight uling lang natin. Diba? Sabi nyo, ito yung mga franchise benefits. No royalty, no quota, and lifetime payment. Tama ba to? Yes. Kasi nagtanong si nagtanong si Vicente. Ito rin, no? Sabi niya, lifetime ba ito at may royalty kayo? Yun ang tanong niya. Yes, sir. Sir Vicente, wala pong royalty, pero lifetime po ang pipirmahan yung contract sa amin. Galing. Walang quota, hindi po ito nire-renew kasi lifetime po yung marireceive niyong contract. Walang quota, so kahit wala akong benta, hindi niyo ako ipa-fire. Parang gano'n. Wala. Pero imposible yung wala akong benta. Oo nga. Kasi sarili mo, babayaran mo yung bills mo eh. Minimum nga ng tatlo eh. Tama. So, doon pa lang may kita ka na 10, 30 pesos. Kaya nga, Oo nga, isa sarili mo, no? Sarili mo. May kapatid ka. Kaibigan mo. Katapat ng bahay mo sa gilid. Imposible mo lang ang kikitain. Oo nga. Kasi ang kita mo dyan sa outlet, sa messenger, sa lahat, marami marketing strategy. Pero wala kang kita, Sir Vicente, kung sarado yung outlet mo. Oo nga. Tsaka siyempre, di ba, ang quota mo yung sarili mong gustong kitain. Ganun naman sa negosyo Oo, ako yung ganun din sinasabi ko sa mga members of my team sa Film Life, for example, or sa Driven, sa real estate. Kung yung walang quota, pero ano bang pangarap mo? Yun ang quota mo. Diba? You sell it by yourself. Diba? So, trabahuhin mo siya. I-market mo siya. Ganun. Tama. Ito pa, sabi ni Vicente, pwede ba itong ipamana in the future?
sa mga yes. anak niya. Yes. Pwede rin. So pwede i-transfer. Yes, since it's a lifetime business, pwede niya ipamana to sa mga anak-anak niya nga. Apo, lahat ng kahit sino ba, basta ano siya, lifetime nga siya. Ay, may tanong ako dyan. May tanong ako dito, no? So, ito lang, again, another imagination. Let's say nag-register ako or si Vicente ng business name niya, DTI, di ba? Pero syempre, let's say, nakapangalan sa kanya yung DTI eh. Gusto nang ipagpatuloy ng anak niya. Gusto ng anak niya, pangalan niya. So, separate pangalan. So, magtatayo siya ng separate DTI, di ba? Pwede bang i-transfer yon? So, ang gagawin niya is to seek another DTI name. So, magbabayad na siya. Transfer DTI. Na siya. Oo. Pero yung system, ibig sabihin ko, pwedeng i-transfer yun kasi online lang naman. Naka-separate siya. Huwag niya lang babaguhin yung dating bills payment, tapos gagawin niya siyang, ang papangalan niya is laundry, example. So, kung ano yung pangalan lang naman ang papalitan niya, yun yung ano. Pwede. Sige. Pwede. Sabi ni Lito Almilia, napakagandang business. Hi, Sir Lito. Hi, Sir Lito. Training director namin. Wow. Grabe, pati training director nanonood sa atin ngayon. Hello sa mga taga-VIP. Thank you for watching and supporting this channel as well. Ayan, meron pa po bang magdadagdag ng business concept sa VIP? Nakala ko nagtatanong. Meron po. May mga upcoming business po kami. Okay. May mga upcoming business na po kami. So, on board na po yung aming Palawan Express Padala, ang JNT Express, ang Togo, mga logistics services, ang Lazada and Shopee drop-off, yung mga mahilig mag-add to cart dyan. So, pwede na money siya. Changer. May money changer. At yan yung mga upcoming services ng VIP. Wow. Marami kasi pa. Kanina, na-mention nyo kanina. Sige. Go. Tuloy nyo muna. Sige, ikaw. Kung nag-franchise ka, ibig sabihin, yung mga upcoming, kasama na yun sa'yo. Yung mga upcoming services. Wala ka nang nilalabig na ganyan. Okay. Kasi nga, na-mention nyo kanina na kumbaga, sa bills payment, sorry, no, ito, pakita natin. Yan, ang kasama sa ngayon, may bills payment kayo, may remittances, tsaka small banking services. So you mean, pag na-enhance pa yung mga partnership ng VIP, sa'yo, madadagdag na sa'yo yun. Yes. No, yung nabanggit yung money changer. Minaalala kong kaibigan ko before na parang ang pangarap niya magkaroon ng money changer business eh. So pwede yun. Kumbaga pag nadagdag yun. Kasama na yun. Galing. Sige, tignan pa natin yung mga ano natin dito. Sabi ni VIP Exclusive Club, wow. Kakilala nyo rin siguro ito si VIP Exclusive Club. Ayan, tapos, congratulations to our 1,900 outlets nationwide. Yes. May meron na daw tayo 1,900 outlets. Ang dami na. Tulad na nabanggit namin, more than 1,800 branches. So sabi nga ni Sir Lito, 1,900 na. So congratulations sa VIP. Galing. Dami na. Pero ang goal natin, 10,000, di ba? 10,000 ang goal nyo. April 1 next year. Yes. April 2021 to April 2022. That's good. Ito naman, sabi ni Rico Fernando Chico, pa-shoutout naman po from QC. Kilala nyo rin ba ito? Boss, siya po ang may-ari ng VIP. Wow, Sir Rico. Hi, Sir. Pati may-ari nanonood sa YouTube channel natin. I'm humbled naman. Operating officer. COO. Wow, grabe. I'm humbled. Thank you for supporting this channel and watching. Grabe. Mukhang ano nga, naniniwala na ako na sinasabi dito kanina. No, na you are one of the top. Ito, sabi ni Go VIP Center, no? Kayo daw, Jazz and Dar. One of our top branches from Pasay, di ba? Ayun. Kasi nga, nandito silang lahat. Grabe. Kung meron man kayong hindi masagot, masasagot nila. Ang galing. Sige, no? So, again, if you have questions, just go to their Facebook page. No, go to facebook.com/BillsPaymentCenter. Ano pa bang mga tanong ninyo, guys? No, dito sa paano magsimula ng Bills Payment Center business. Ang dami po nating viewers ngayon. And live tayo. Kumbaga,
ano pa yan, yung iba daw manonood pa sila pag recorded na, no, yung mga hindi. Yes, salamat. So, if you are watching via recorded, hello there. Type lang kayo sa comment section kung taga saan kayo. Kung meron kayong questions, type lang kayo sa comment section. And if you want to talk to Jazz and Dar Ventura, inquire at their Facebook page. Just go to facebook.com/BillsPaymentCenter. Alright, so, pa, meron pa. Ayan, soon, top sales directors na daw kayo. Ayan, ganun. Kasi, hi, boss! Galing, galing, galing. And of course, now sharing this channel. Oh, thank you, Sir Lito. Thank you, Sir Lito, for sharing my channel. Ayan, so dito talaga we feature different business opportunities. No, just for your information, I always talk about life insurance, yun yung main topic ko. Of course, real estate, and then of course, our tracking, yun yung main na laman kasi yun yung negosyo ko eh. But once in a while, again, we invite, I talk to different business people to be inspired by their story. That's number one. And also to feature their business if we can share that business to more people. Ayan. Sige. So, siguro, I want to ask you, no, what's your message to the people who are watching? Kung maybe nagdadalawang isip pa sila, syempre, kato sabi mo nga, Miss Jazz kanina, it took you 6 months before ka nag-isip na, kumbaga parang naghahanap ka ng negosyo from the time na, ano ba yun, time na before ka mag-resign, di ba? Kumbaga nasa employee ka pa nun, before ka mag-resign, nag-iisip ka anong business, and then eventually, you decided to go to the Bills Payment Center business. So probably, what's your message to the people who are still thinking about the Bills Payment business? Bakit maganda tong negosyo na to? So mga nag-iisip pa sa mga lahat ng viewers na nag-iisip pa kung anong business, tamang business ang maganda, you can never go wrong if you will franchise sa VIP Bills Payment. So, ina-encourage ko lahat na huwag na silang tumingin pa sa mga ino-offer na iba sa iba, mga Facebook, na mga ganito kaliit lang ang inyong i-invest. So, itry nyo po yung VIP, inquire na po kayo kasi maa-assist po kayo na maigi, mag-guide po nila kayong maigi. So, lahat po ng support, services, product is a one-stop shop business, is a community service, hindi lang sarili po natin yung natutulungan natin dito, at the same time yung community natin. Lalo na po ngayong pandemic, so wag na po tayong mag-isip. Services ang napaka-importante po ngayon. Hindi ko sinasabi kung yung pagkain, hindi ah. So kung nag-iisip ka ng magandang business, this is the right business for you. Galing, galing. Thank you for that. Tama yun, no? Kasi syempre, maybe, katulad na sabi mo, hindi naman biro yung 498,000. Pero syempre, wala naman ding negosyo talaga na walang puhunan. And tama. I think that message, patotoo ito sa coming from you guys na franchise owner din ng VIP. Diba? Yes. Hindi naman kayo dito lang basta nagbebenta ka lang, hindi kayo ahente lang. Diba? Na nagbebenta, tapos hindi ka naman ikaw yung user. Diba? So ikaw kayo talaga, you are franchise owners and you just want to share your story and then the business, diba, to the people who are looking for business opportunities. And for me, that's the purpose of this channel. Really want to show them na maraming paraan para kumita, no, ng pera. And then, ang ganda nga nito negosyo na to, really essentials. Natuwa talaga ako sa sinabi kanina ni Darren, no, na a minimum tatlong bills eh, bawat household. You can never go wrong. Siguro magkaaway na lang kayo ng kapitbahay mo kung hindi sa'yo magbabayad. Diba? Ganun lang siguro yun eh. No? Ay, galit na sa'yo kung hindi sa'yo magbabayad yung katabi mong bahay, di ba? Yun. So, bakit pa ako pupunta sa kanto? No? Kung meron naman doon sa lugar namin. Right? Tama, that's good, no? Sabi ni Charmin, correct. Go VIP Center. Ayan, Charmin Gonzalez. Ayan. And of course, yeah, we support all our branches, wild na wild daw. Nakakatuwa, and I think it's very evident, no, with the people from VIP, na I believe some of them are also VIP franchise owners, diba? And then these people na, yun nga, trainer nyo, even your president is watching here, ramdam na ramdam yung suporta, and naramdaman ko rin po sa pag, yun nga, sa pag-vouch nyo sa negosyo na to, na talagang you're happy with VIP.
Yes. Right? So guys, exactly. Definitely. Perfect, perfect. So, you know, naalala ko, no, we can have another episode wherein doon siguro i-discuss natin mas detail yung franchise na yung kasama sa franchise. And then I'm sure yung ano, gusto kong makita siguro on another episode, like next month probably, yung kitaan, di ba yung, yung ano, parang yung projection. Yes. Gusto nyo ba yun, guys? Type kayo sa comment section kung gusto nyo ng ganon. Di ba kasi syempre, negosyante tayo. Gusto natin ng konting projection. Okay, paano kapag mahina? Paano kapag malakas? Ano yung average na kinikita? People like numbers as well. And that will be, that can be, that can help. How to earn your million. Yun, how to earn your millions here. No? Yung nabanggit yung kanina, different ways na kumikita yung bills payment center. So sige po, no? So I think we won't have any other comments unless may hahabol pa. So with that, guys, thank you very much for watching. Maraming salamat sa mga nanonood ng live, and of course, binigyan ng time na tapusin tong video na to. I think it took us 1.5 hours tonight. Mm-hmm. 'Di ba? So thank you na kung tinapos mo to. Maraming salamat for watching my channel and always watching here in my channel, DJ Di Maliwat. Oh yes daw, next episode, sabi ni Jeffrey Chico. Sige, gawin natin yan next month. No? Siguro towards the end of April, we will do that. So thank you very much. So thank you very much for watching. Like this video. It will help na itong maraming makakita nilang video na to. So kung hindi ka pa nag-like, please hit the thumbs up button. Also, don't forget to subscribe in my YouTube channel. No, it helps the channel grow. Subscribe kayo dyan. We're going for at least 10,000 subscribers soon. Yun yung goal natin. So malapit na po. Diba? And of course, turn on mo rin yung notification bell para sa mga future videos ko, updated ka rin. So with that, guys, this is DJ Di Maliwat. I'm with Dar and Jazz Ventura. Thank you very much for watching. And habol pa itong mga shoutout daw. Sabi ng VIP Payment Center, JM and Zarina. Pa-shoutout pa habol po from Cavite. Hi, JM, and to all our VIP family, thank you. Outlet owner din namin sila from Rosario, Cavite. Wow. Ayan, outlet from Rosario. Galing. Thank you. And we will share this video. Thank you sa VIP family namin, sa support. Sabi thank you for all Sir the Nito, support. We will share this video. Thank you. Done subscribing. Thank you, Jan. Yan, and konting support lang tayo. Again, hit the thumbs up button. The more like dito sa video na to, mas marami makakakita pa. Right? So, enough. Also, subscribe and share na daw. Sabi ni ng VIP Payment Center na taga Rosario. Thank you very much for watching, guys. I hope to see you again, Miss Jazz and Sir Dar. Ayan, so thank you for thank watching. You, share this thank video you. To everyone. And see you again soon. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. Thank you, VIP Team Supremacy. Bye.